Ako po si Risa Gonzalez. At ako naman si Christian Paul Gonzalez. Yan, nandito po tayo ngayon sa physical store namin. Aside na pwede kayong pumunta dito para po bumili ng inyong mga pagkain, meron din po kaming food packages, bento meals. Nag-cater din po kami and we are offering din po concessionaire sa mga BPO companies or kahit anong companies po. Simulan nung nag-pandemic po. Siyempre po, yung husband ko, myself, pati po yung brother-in-law ko, nawalan kami lahat ng trabaho. Nag-decide kami na mag-start na lang ng business. Yung nag-start na may open itong kainan, nag-offer kami ng delivery kasi wala pong lumalabas. Nung tumagal-tagal, nagulat kami, from 10 deliveries, naging 20 deliveries, nadoble ng nadoble. Doon rin po nagsimula na yung word of mouth, kinuha po kami, ni-refer kami sa mga company. Meron kami sa Muntinlupa, kinuha kami as their food concessionaire, as their food provider. Ni-refer kami ng ni-refer, hanggang sa ngayon po meron na kami sa Eastwood, different companies po, mga BPO companies. And yung hawak po namin na pinakamalaki is yung buong mall. Since yung brother ko is galing sa malalaking company, naisip ng wife ko na sabihin na yung tagline is lutong resto, since luto niya is puro resto, pero ibebenta namin ng presyong masa. Kung hindi pa nag-pandemic, hindi namin malalaman na pwede pala kami mag-collaborate. Yung kuya ko is magluluto, masarap sila magluto mag-asawa. And si Ma'am Risa is marunong naman mag-manage since manager, naging manager siya sa isang salon. And ako naman is coordinator, yung nagpag-usap sa mga client. So nag-collaborate kami, doon na buo na pwede palang pag pinagsama-sama yung mga skills, makakabuo kami ng system na ino-offer din ng ibang malalaking company na nagawa din namin. Masasabi ko po na malayo pa pero malayo na. Nung nagsisimula kami is 8 lang po kasi yung aming mga empleyado. Pero as of the moment, ma'am, we have 60 staff. Yung mga staff po kasi namin, more on mga out of school youth na kinakailangan nila ng mga trabaho. Hindi kasi kami katulad ng ibang business owner na, may qualification, ganyan. Dito po, ma'am, wala pong discrimination. Kahit matanda, PWD, basta kaya pong magtrabaho, tinutulungan po namin. Para tulungan po. Kasi naniniwala kami, ma'am, na kung sino yung may nangailangan ng trabaho, yun yung gagawa talaga ng maayos din na trabaho po. Yung adjustment na ginawa namin, napaka laki rin as sa aming dalawang mag-asawa. Minsan, nagkakaroon kami ng misunderstanding, hindi may iwasan. Pero yun nga, pinagdasal naman po namin. Lahat ng decision na ginagawa namin, pinagdadasal namin. Dati, sarili lang namin, iniisip namin and family namin. Pero ngayon, sa dami ng empleyado, umaasa para buhayin din yung pamilya nila. And napakalaki yung responsibility na inatang sa amin ni Lord. Mga kababayan natin na gustong magnegosyo. Ayano, ang ma-advise ko lang po, siguro alamin niyo kung ano yung kung saan kayo magaling. 'Yun ang gawin niyo negosyo, aralin mabuti ang negosyo. It's a process, no, kailangan magtiyaga, no, magtiis. So dapat meron tayong determination. Sinasamahan rin 'yan ng dasal sa taas para tingin lagi tayo ng guide sa taas para yung everyday na gagawin natin, guided tayo patungo dun sa success. Never doubt yourself, always trust on the Lord. Kung ano yung plan na gusto niyang ipagawa sa atin, kung kaya ng iba, kaya nating lahat. Kaya naman, tara, negosyo tayo.